Fabi from The House of Collab Season 6. I'm Ryan Taniada and today, we're officially... Ay, naku, Ryan, hindi ako pwede dyan. Nag-try ako mag-audition ng Season 3. Tapos, hindi ako nakapasok. Tapos, inulit ko ngayong Season 6 and ayan, natanggap ako dito sa The House of Collab. Siyempre, na-excite ako and natuwa. And iniisip ko na marami akong makaka-collab, marami akong makikilala, marami akong magiging kaibigan sa loob. And siyempre, na-excite ako kasi alam ko na pag pumasok ako ng talk, mas lalo akong makikilala and mas lalong tataas yung engagement ko sa social media. Social media, sa TikTok, same lang eh. Pumasok ako ng 1.2 million followers and lumabas ako ng ganun pa rin. Pero mas tumaas yung engagement ko sa TikTok. And sa Facebook naman dati, nung pumasok ako, nasa 500 plus lang. And ngayon, nasa 657,000 followers na. And sa YouTube din, nadagdagan yung subscribers ko. Dati, nasa 44, ganyan. Ngayon, nasa 50,000, mahigit na siya. Yung kinikita ko before kasi is parang ano lang, 5 digits, ganyan. Pero nung pumasok ako sa talk, umabot siya ng 6 digits na. And malaki talaga yung pinagkaiba kumpara sa dati. And dati nakakahawak ako ng 6 digits, pero iba yung 6 digits na natatanggap ko kasi dito eh. And hindi lang naman sa isang live streaming app, kundi marami pang ibang pinagkakakitaan dito sa talk. Dati gustong-gusto ko bumili ng mga alahas para investment din. Kaso wala akong sapat na budget para doon. Kasi yung kinikita ko before is talagang ginagamit ko lang sa family ko, pambayad ng bills, sa school ng anak ko. Pero ngayon nakakabili na ako ng gold. Paunti-unti, ayan, ito, wait lang. Ito siya. So, ito, nag-i-invest na talaga ako ng mga gold. Tapos, itong ring naman na ito, bigay namin sa isa't isa to eh. Tapos, yung earrings, ayan. Tapos, ito, bigay ito ng maganda kong asawa. Tapos, nakakatuwa kasi ngayon, meron na rin akong lupa na binabayaran. So, yun yung alam ko na kaya kong mabili para ma-invest din para sa sarili ko, sa pamilya ko. Kasi yun ang pinaka-importante na wala pa ako eh, yung lupa, sariling bahay. Kayang-kaya na, so minsan hindi na nga ako tumitingin sa presyo. Pero hindi na yung to the point na yung maliit lang na bagay, titignan mo pa yung presyo, katulad ng... Kasi dati talaga tingin ako ng tingin ng presyo. Pero ngayon nakakabili na ako ng hindi ko tinitignan yung presyo. Dream ko para sa family ko, syempre mabigyan sila ng magandang kinabukasan, magandang tirahan, and syempre makabili ako ng sarili kong sasakyan para hindi nahihirapan yung nanay ko tuwing aalis kami kasi lagi nang masakit yung paa niya and hindi siya nakakalakad ng mabilis. So kailangan talaga pagkaalis is nakasasakyan talaga, lalo na ngayon mainit yung panahon. Iniisip natin yung magulang natin, lalo na pag high blood, diba? Mahirap kalaban yung init. Sa ngayon, masasabi ko, kaya kong ibigay yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Pero siguro konting push pa para sa pangarap kong bahay at sasakyan. Ngayon kasi may lupa na akong patapos ng bayaran. So yung next goal ko na lang is mapatayuan ng bahay. And syempre, makabili ako ng sarili kong sasakyan. And manifest, sana this year, matupad ko yung pangarap ko na yun. Dahil sa talk, maraming naitulong sa akin yung talk. Kasi unang-una sa lahat, ayun nga yung mas marami pang nakakilala sa akin. And nabigyan ako ng opportunity sa Kumu para makapag-livestream and mabigyan ng contract. So, sobrang nagpapasalamat ako kasi yung quota na hinahabol namin is na nare-reach naman namin. So, na nakukuha namin yung quota para sa amin, para dun sa Kumu contract. And hindi lang naman Kumu contract, meron din kaming iba pang pinagkakitaan ngayon. Nag-invest kami ni Bubu, ni Cassie, na magbenta kami ng chili garlic and sarili kong gawa yon. At ngayon, meron na kaming dalawang nagtatrabaho para dun sa chili garlic na yun. So, paunti-unti, sana lumaki yung negosyo para sa aming dalawa, para sa future. Ayun, siguro yung natutunan ko dito sa talk is mag-hosting. Since marunong naman talaga ako mag-host, pero mas lalong na-enhance yung talent ko sa pag-host dahil sa
it's talk time. And yung hiya ako sa pagsayaw-sayaw, ganyan, kahit papaano, kahit alam ko matigas ako, nakakapagsayaw naman, and kahit papaano kanta-kanta rin, ganyan. Dahil sa Miss Social Media Queen na i-share ko yung advocacy ko patungkol sa LGBT, dahil isa nga po akong LGBT, and share ko na rin ang dahil sa The House of Collab, ayan, may nakilala akong isang magandang dilag. Si Cassie, na-jowa ko na po ngayon, and sobrang thankful ako sa talk kasi napunta ako sa tamang tao. Ayan, gusto ko lang i-share or yung advice ko para sa mga gustong pumasok sa The House of Collab. Try nyo lang, walang masamang sumubok kasi napakaswerte mo kung ikaw yung makapasok dito kasi napakaraming nag-u-audition talaga. And ayun, swerte ka pagka napasok ka. So pag napasok ka, siguro masasabi ko lang, gawin mo na lahat ng best mo. Ipakita mo na kung sino ka. Gawin mo lahat, kung anong pagpapapansin yung pwede mong gawin, gawin mo na. Kasi minsan ka lang nasa loob ng The House of Collab. So, ayun lang. Yun lang yung advice ko. And, pakita mo talent mo para sa success na hinahanap mo. Once again, I'm Fabi from The House of Collab Season 6.